are listening to TKK 89.5 North Star FM Radio. Tatak K, radyo kaalamang pang-modular. Magaan na sa buhay, madali pa sa pag-aaral. Gandang umaga! Kumusta mga mag-aaral sa ikalimang baitang? Masayang pag-aaral po ngayong araw ng Huwebes! Para sa asignaturang EPP, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, ako po ang inyong magiging guro sa araw na ito, Ma'am B! At makakasama niyo sa loob ng 10 minuto upang maging gabay sa inyong pang-modular na aralin. Para sa linggong ito, ang Most Essential Learning Competency ay na isasagawa ang masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman. Ang ating paksang aralin sa linggong ito, mga bata, ay ang pagsasagawa ng masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin sa araw na ito, nais ko munang kumustahin ang mga nagawa ninyong basket composting na isinagawa ninyo noong nakaraang linggo. Napanatili ba ninyo itong malinis, maayos at ligtas? Natunaw na ba at naging organikong abono na ba ang mga iniligay ninyong mga nabubulok na bagay? Marahil ang iba ay natunaw na, ngunit ang iba ay hindi pa. Ipagpatuloy nyo lamang ang paggawa ng abonong organiko, ngunit laging tiyakin ang inyong kaligtasan. Bawas basura, may organikong abono ka pa! Ang pag-aaral tungkol sa wastong pagpuksa at pag-iwas sa mga peste at kulisap na siyang nagiging sanhi ng pagkasira at pagkapinsala ng mga halaman? Opo, ang mga mapamuksang peste at kulisap ay nagdudulot ng sakit sa mga halaman. Kaya, sa aralin natin ito, aalamin natin ang wastong pagsasagawa ng masistemang pagsugpo sa mga peste at kulisap sa mga halaman sa pamamagitan ng intercropping. Tama ang narinig ninyo, intercropping. Tandaan, ang mga peste at kulisap katulad ng aphids, caterpillar at beetle ay ilan lamang sa suliranin na nakasisira sa mga halamanan. Ang mga ito ay nabubuhay sa pagkain ng mga bahagi ng halaman, katulad ng dahon, ugat, at malambot na bahagi ng bulaklak at prutas. Dahil dito, nararapat lamang na masugpo ang problemang ganito. Subalit, paano ba maiiwasan at mapupuksa ang mga ito? Handa na ba kayong malaman? Sige, makinig tayo ng mabuti ha! Maaaring maiwasan ang mga problema sa mga peste at kulisap sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halamang gamot. Opo, mga halamang gamot o insect repellent plants sa mga pagitan ng halamang gulay na tinatawag nating intercropping. Intercropping pala ang tawag sa pagtatanim ng mga halamang gamot o insect repellent plants sa pagitan ng mga halamang gulay. Ang halaman na maaaring i-intercrop sa halamang gulay bilang panlaban at tulong pantaboy sa peste ay ang mga halamang gamot. Kabilang rin dito ang mga halamang nakapang-aakit ng mga kaibigang kulisap. Wow! Ang galing naman! Meron palang ganong halaman? Ngayon, alamin natin kung ano-ano bang mga halaman ang maaari nating itanim bilang panlaban sa mga pesteng kulisap. Gusto nyo na bang malaman? Eto na, sasabihin ko na po. Makinig ko yung mabuti ha,
At syempre, dapat tandaan nyo. Marigold, neem, bawang, sibuyas. Opo, tama ang mga narinig ninyo. Ang marigold, neem, bawang at sibuyas ay mga halamang maaari nating itanim bilang panlaban sa mga pesteng kulisap. Ngayon naman, alamin naman natin ang mga halaman na may angking kakayahan na mangakit. Opo, mangakit sa mga kaibigang kulisap. At ito ang basil, cosmos, zinnia, sunflower, coriander, tarragon. Wow! Ang dami! At akalain mo, ang sunflower pala ay isa sa mga halamang nakakapangakit ng kaibigang kulisap. Sa ating pagpapatuloy, alamin naman natin ang dalawang uri ng intercropping. Ang intercropping pala ay binubuo ng dalawang uri. Ang una ay mixed intercropping. Ang mixed intercropping ay isang uri ng intercropping kung saan nagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman sa bahagi ng lupang taniman. Ang ikalawa ay ang row intercropping. Ang row intercropping ay ang pag-i-intercrop na may kaayusan at ang bawat halaman ay nakahanay ayon sa kanyang uri. Uulitin ko po ha, ang dalawang uri ng intercropping ay ang mixed intercropping at ang row intercropping. Oh mga bata, alam nyo na ba kung ano ang pakinabang ng intercropping? Tara, isa-isahin natin. Nakakatulong ang intercropping sa pangangasiwa ng mga peste. Pinipigilan at pinoprotektahan ang mga pananim mula sa mga peste. Ang pagtatanim ng halamang nagtataboy ng mga kulisap ay nakatutulong din upang makatipid sa pagbili ng komersyal na pamatay peste. Sa ganitong paraan, siguradong maraming maitatanim at marami ang maaasahang aanihin. Mahalaga rin para sa mga magsasaka ang malaman ang kahalagahan ng intercropping. At higit na maraming ani ay nangangahulugan sa mas malaking dagdag na kita para sa kanila. Napakarami pala ng pakinabang ng intercropping. Ngayon, alam na natin ang wastong paraan ng pagbuksa at pag-iwas sa mga peste at kulisap na siyang nagiging sanhi ng pagkasira at pagkapinsala ng ating mga halaman. Ano pang hinihintay ninyo? Simulan na nating maghagilap at magtanim ng mga halamang nakakatulong sa ating halamanan. Subalit sandali lang. Gawin at sagutan muna natin ang mga gawain sa pagkatuto mula sa ating mga module. At tiyakin na nasagutan mo ito ng wasto at kompleto. Dahil diyan, oras na upang ako ay magpaalam. Isa na namang siksik, liglig at makabuluhang aralin ang ating natutunan sa araw na ito. Kaya, samahan ninyo ako muli sa susunod na Huwebes ng umaga ha. Aasahan ko kayo. Para sa inyong mga katanungan o mensaheng nais iparating, maaari nyo po akong i-text o tawagan sa mga numerong 0955-311-9646 at
0905-896-1074. Ulitin ko po ha. Ang aking mga numero ay 0955-311-9646 at 0905-896-1074. Muli, ako ang inyong naging guro, Ma'am B, na naging kaagapay ninyo sa pagsagot ng inyong module sa EPP, ikalimang baitang sa ikatlong linggo. Paalam po hanggang sa muli!